Pa, anong isda yan? Pakita mo, pa. Pargo. Pakita mo. Pargo daw. Sabi mo, anong pangalan niya isda? Pargo. Mamulaki. Itaas mo, pa, para makita nila. Lapo-lapo. Taas mo, ah. Pa, hindi nakikita yung ulo. Ay, pakita mo yung Mariam Bitak. Pa. Mariam Bitak. Ako na, ay. Mamaya na dyan, CJ. Eh, ito ka, eh. Kinay mamaya ito, ibibidyo ko din dyan. Tapas. Yan pa. Tapas. Mamaya. Kinain ng isda mo. Ang laki niya buka. Sige pa, ito. Yung ano pa yan, yan, yan. Sarakito. Tatay. Kinain ng malaking buka nga ito tayo. May nakain siyang maliit na isda. Ay, tiyaw. Sige na pa, ituloy-tuloy mo na. Kamusta mga kaliner? Bagong araw at bagong video ulit tayo. At welcome ulit sa akin channel. Buhay probinsya na naman ang tema natin sa araw na ito mga kaliner. Nais ko nga palang ipakilala sa inyo si Uncle Eddie. Bali, bayaw ni Mama. Si Uncle Eddie ay masasabi ko isang veteranong mangingisda dito sa bayan namin. At mangilan-ilan na lang silang natitira sa mga original na mandaragat sa lugar namin. Pagkakalam ko, wala pa ako sa mundo, lumalaot nito sa Uncle. So, ganyan katagal. Ganyan na siya katagal na nangingisda, no? Pangunahin ka ng bubuhay nila ang Kaledi at ng kanyang pamilya. Kita nyo naman, kahit 67 years old na yan si Uncle, oh, matipuno pa rin, ano? Malakas. So, ganyan talaga nagagawa ng palaging fresh na isda ang kinakain. Matipuno at malakas yung pangakatawan. At ito nga pala si Jomer, anak ni Uncle Eddie. So, pinsan namin, ano? So, nagsimula na rin siyang natutong mangisda. Kaya naman bilib na bilib ako sa mga tapang nitong mga kapatid nating mandaragat. Dahil kahit abutan sila ng malalakas na hangin o ulan sa laot, ay tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap buhay. Kaya yung tapang at lakas nila ay talaga hindi masusukat, ano. So sila yung magiging bida sa channel na to. Ang ating mga magigiting na mandaragat, mga mangingisda. Sila yung naging inspirasyon ko sa paggawa ko ng YouTube channel. Sila yung magiging bida dito at hindi ako. Yan. Bali, pag-uwi ko ng Pilipinas, sasama ako sa kanila. Papakita namin sa inyo ang actual na fishing adventure, ano. Maghihila tayo ng mga ganyang isda. Sana matsyempohan ko pag-uwi ko yung malalaking tuna. Kaya yung mga pusit. Yan. Para may pakita naman namin sa inyo kung paano panghuli nun, ano. Bali, si Uncle Eddie at si Jomer, sila yung makakasama ko sa mga fishing adventure natin sa dagat o sa laot. Pero pagdating naman sa ilog, kaya ko na yun. Kahit ako na mag-isa. Yan, pagdating naman sa ilog, mga hipon, mga alimango, yan, ako nang bahala sa inyo dyan. Pero pagdating sa laot, hindi ko pa kabisado doon. Sasama lang ako sa kanila para yan, may pakita kung paano, ano. Kaya abangan nyo yan. Malaking fishing adventure ang magaganap sa channel na ito pag uwi ko. Bali, malapit-lapit na yun. Sakali mang tuluyang lumaki itong channel na ito, yan. Magpo-focus na ako sa pag-vlog. Lagi tayong lalaot. Papakita ko sa inyo. Catch and cook ang magiging tema ng channel na ito. Para yung mga nahuli sa laot, sa ilog. And pagkatapos, luluto natin. Tsaka mukbang, papakita na yan. Yan, magmumukbang tayo ng mga isda na yan. Mga laman dagat. Mga lamang ilog. At ayan, nakikita nyo nga, kinikilo na yung mga nahuli nilang isda.
O, tinitimbang pagkatapos sa pupunta na sa palengke. Pagkakalam ko may mga sarili na silang ano, buyer na naghihintay sa mga huli nilang isda. So, yan. Pinapatas-patas muna yung mga malalaki, maliliit, tsaka yung mga pang-ulam. Ano. Yan ang buhay. Simpleng buhay sa probinsya. Laot, kunti, pagbalik. Yan, may ganyan mga huli na. No? Basta masipag lang. Hindi mawawala ng pang-ulam o pambenta. Isang kilo yan. Ako lang ata. Isang piraso, isang kilo. Ayan, no? Kita nyo naman. No? Sari-sari isda. Oh, oh my God! Betibang klase. Yung mga ganyang isda dito sa abroad, napakamahal na mga yan. Parang presyong gold na eh. Pero sa atin, hindi naman ganun kamahalan. Pero pagdating sa mga palengke, yan, nadodoble na yung ano, yung presyo. Pero pag kinukuha nila sa mga bankero, maliit lang. Ayan, hinihiwalay na yung mga maliliit na isda para sa pangulam naman. Madami nga sa iyo. Ilagay mo pa. Inaano ko pa. Practicing ko yung mag-ano. Practicing ko siya. Abangan nyo mga kaliner sa susunod na video. Hindi na mga ano, isdang bato ang ipapakita ko sa inyo. Kundi yung mga huli naman nilang pusit. Naku, napakarami nun. Papakita ko sa inyo. Kaya abangan nyo yun. Susunod kong upload video. Mga pusit. Huli na yung kilayde tsaka ni Jomer. Daming pusit. Abangan nyo na lang yan mga kaliner. Mamulaki daw. Asa bro? May mamulaki daw. Ano yun? Okay, kunting trivia lang mga kaliner. Alam nyo ba na ang bayan naming Masinloc ay ang pangalawang lugar na pinakamalapit sa Scarborough Shoal? Na noong panahon ng mga Kastila na ang original na pangalan nito ay Baho de Masinloc. Na ibig sabihin na nito ay bahura ng Masinloc. At sana nagustuhan nyo ang kunting dagdag kaalaman. Kaya ito si Kuya Ying na nagsasabi sa inyo na mag-aral na mabuti upang ang buhay ay bumuti. Back to you guys! Papakol, sa yung papakol, patuloy.